labor at ase, si Mr. Adam Musa, na magbibigay din ng mga nangyayari dito at saka para din sa Pilipinas. So, maging pagkakataon natin ito na makapagtanong sa kanila at ang medyo maunawa natin kung ano yung mga nangyayari. Yun lang siguro. At maraming salamat. Pagkakataon sa akin. So we provide him all the warm hospitality that we can. Mainit na ating pagtanggap sa kanya. Si Labat Adam Musa ay tunay na Pilipino at tunay na nagmamahal sa mga migrant workers. So sa pagmamahal ay pinapakita yon sa tunay na paglingkod sa ating kababayan. We will have, this is the only the first time, we'll have more. So, we need to go to the right structure. No? So we also give our importance to our visitor who is leaving on Sunday, on the evening. So mabuti rin na nandito si makinig si ating Labat, is representing our government. So, you can listen to what Elisa Budit Carlos said to say. You know, to represent an organization which is legally in the Philippines, which consists of 162 member organizations, which is very legal and all the process. Layunin dito na ang pagmamahal sa ating bayan. We all are united in this one thing. We all love our country. We want everybody to be happy to live as human beings. So, gano'n. Bigyan natin mo na nang si Adam, whatever you say, no? Kung lang ito, this is a informal, okay? Bigyan natin mo. Salamat nyo sa pag-ibig. Mr. Carlos, welcome to Greece. Ako ay nagpapasalamat sa kasapi sa wife ni ang pagsisilbi sa ating kapwa niyo, wala sa background natin sa education, wala sa belief, political view. But it is in the heart. No? Kami sa Department of Labor, sa likod ng ating MC, kung saan kailangan ng servisyon dyan tayo. Siguro pangitin ko sa inyo, no? Hindi lang tayo pumunta sa dialogue ng ganito. Pati sa gira, pumunta tayo just to help and save our workers. In my case, nagpunta tayo sa Libya, the height of the Arab Spring. And 2015 of March, we were the last batch na pumasok sa Yemen. Ang problema lang, ang ating mababayan dahil sa pagmamahal sa trabaho, maski sabihin ng gobyerno, alis na tayo lahat. Evacuation na. Hanggang ngayon, meron pa din mga Pilipino, no? Mahirap yung pinaglaban natin. Naghirap na sa ating bansa. Naghirap pa tayo. So, hello. Of course, ito sa Greece. Sorry, sir. Kasi niya ako sa mga of course, ito sa Greece. May mga problema din tayo dahil we are in a crisis. So ito, isa ito sa mga challenges na hinaharap natin ngayon as a migrant. Of course, mayroon mga ibang issues na ever since pinadvocate ni John tungkol sa ating mga
pensions kasi we are getting older. We are also getting older yung sa trabaho na ito. Maganda yung may pagtitipon-tipon na ganito, exchanging some ideas. Kasi ang gobyerno, pag wala nang maririnig sa kanyang pinagsisirbihan, ang nakala ng gobyerno, everything is okay. Di ba? Everything is okay. Pero kung didisigin natin ang gobyerno at may nagsasabi na meron pang kailangan, meron pang dapat ayusin at trabaho. Dapat action ang gobyerno na action tayo. So it is a two-way process because government is for the people. Sabi nga nila, to serve the people. If there's no more question, if there's no more question, if there's no more request from the people that the government is governing, seems that it is okay. Para tayong nasa, wala, nasa utopia. Alam niyo yun. So, it's good to have this kind of engagement. The bottom line is, we just have to respect the point of view of each and every one of us. Diba? Government point of view, other people's point of view, migrant workers' point of view. At the end of the day, the objective is for us to be united and for us to solve the problem within ourselves. Because government by itself, hindi naman kaya ng gobyerno solusyonan lahat ng problema kung hindi tutulong yung mga apektado doon sa problema. Like for example, the crisis that we are facing here today, meron sa ating mga kababayan na umuwi na because yung mga employer halos wala nito pang sahod. Meron naman sa atin na nagsakripisyo at nandito pa din, maging binawasan yung sahod just to be able to have work. Yung ating mga pinagsisilbihan naman, mga employer, still they maintain us because kilala nila tayo at matagal na tayo sa kanila. So maski limited ang budget nila, in-employ pa rin tayo sa iba sa kanila. Yung iba, totally, umalis na ang worker sa Pilipinas, yung employer umalis na din sa Greece. Yun ang mahirap. Dahil hopefully, yung amo natin na lumipat na sa ibang bansa, maayos ang kalagayan nila, tayo umuwi sa Pilipinas, mas maayos ang ating kalagayan. Ang problema, kung yung ating pinagsisilbihan na bankrupt at tayo ay wala ng trabaho pagdating sa Pilipinas, yun ang mahirap. So, at the end of the day, siguro ang inanap natin, sana mabalance natin at ma-cope-up natin itong mga crisis na ito. Aside from, of course, tayo mga migrant workers, may mga crisis tayo sa ating pamilya, for example, yung mga wala dito, ang mga asawa at anak. Medyo, to me, it's a crisis. Dahil whatever you want, whatever you need, hindi mo kayang gawin. Of course, yung Facebook, yung social media, mabilis naman yun. But iba pa din yung nandoon ka as a parent to look into your kids. Pag-treat natin sa kanila, di ba yung acceptance ng ating mga pamilya. So, as a migrant, we always encounter crisis, we always encounter problems. Just like, kung nasa Pilipinas tayo, meron din tayong problema. But, problem is always there. Wala namang, maski namang yung may-ari ng mga barko na 100 ang ships nila, may problema din sila eh, di ba? So, mas malaki ang problema nila. So tayo meron din. So it's always a problem. But like I said, at the end of the day, you just have to be content of what we have. And kung mahirap na natin ipasanin yung problema, kaya meron tayong support group. Meron tayong iba-ibang kasama at kaibigan. That's the one thing that is important in the organization. And I know Mang Joe has been very active. Sometimes to the point of having disagreement with government ever since. And until now. Matagal niya ako naimbita mag-balitaktakan. Sabi ko, maganda yan. Kasi ako naman, I grew up also as somebody who opposes many policies of government.
as a minority, as a minority, and as a kasama tayo sa mga anti-height of dictatorship, kasama din ako doon. And up to now, minsan tayo sa gobyerno, kami sa gobyerno, may mga policy ang gobyerno na nagdududa din tayo na bakit ba ito nangyayari? Pero hindi natin kaya ang solusyonan dahil hindi naman tayo mag-isa ang namumunong at nag-decide. So it's always the case. And ang Pilipinas ay demokrasya. Bawat paniniwala ay nirespeto. At bawat suggestion dapat taken into consideration by government. And in the case of our brother from the IFN, human rights has always been part of our life. Because maski may batas, may mga hindi tumutupad sa batas. At minsan, yung rights natin are being suppressed by policies of government, by crisis, by status, and so on and so forth. But we have to respect the rights of everyone. So I hope yun ang yung ang aking statement and opening statement. I hope to listen and maybe react or tayo lahat ano and maybe exchanging some sort of ideas to write with this. Forget that I'm from government, but I'm a Filipino. That's for sure. Malas ako. So ngayon, parang pagkikin natin si ating bisita galing sa Pilipinas to represent yung organization I Defend. It's in defense of human rights and dignity movement. I think we all agree that human rights is a universal issue. It's not just for the Philippines, but also for other countries as well. So dignity is a very important thing. But without dignity, wala tayo, we are not human beings anymore. So, yun ang pinaprotektahan rin natin. Okay, so, yung sabi ko tulad na sinabi ko, we don't expect everybody to agree. But at least we agree to disagree. Or you might say that we respect each other's opinions. Okay, so, Maraming salamat sa Reverend Chen. Ngayon, hindi natin si ating bisita si Eliezer Pudit Carlos. Thank you so much po. Ano ko po siya? Actually, Tito Joe Valencia. Maliit pa po ako kilala na sila ni Tito Depi ng aming pamilya ng aking mga magulang at si LJ ay kababata ko dahil lumaki din ako partially dito sa Europa dahil ang aking mga magulang ay dati nag-seek ng political asylum, no? Those who like Tito Joe and Tita Debbie fought the Marcos dictatorship, no? Ako po ay nais ko po ng bago ang lahat pasalamatan ng Kasapi, no, para sa mainit na pagtanggap sa I Defend in defense of human rights and dignity movement dito mula nung May dos ng Abril ay umiikot po kami sa iba't ibang bansa dito sa Europa upang ihatid iyon maghatid ng impormasyon hinggil sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Gusto rin namin sana makapagtayo ng mga human rights dahil tukulin din natin bilang taong bayan is to defend our rights at nais namin to encourage I Defend structures or support structures for human rights to be established all over Europe. Meron na po sa United Estados Unidos
Layunin din namin na mapaliwanagan ang iba't ibang Filipino communities, no? Yung kung gaano kahalaga yung, of course, yung due process, yung sanctity of the right to life, at syempre yung kalagayan ng most affected communities sa ating bansa. Nabanggit na ni Tito Joe na 62 organizations kami. Karamihan po nitong mga organization na ito, mga people's organizations, mga mass movements, no, even progressive political parties, human rights NGOs, mga alliances, no, for the environment, nagsama-sama po upang itulak po once and for all na ang gobyerno ay gumamit ng isang tinatawag na human rights based framework to governance, no? Kasi medyo misled po ang Filipinos, misinformed about human rights. Ang akala po ng mas nakararami ay madalas po iniisip para lang sa kriminal ito, depensa ng kriminal. Minsan, yung mas malawak ang kaalaman, civil and political rights lang. Yung right to be free from torture, enforced disappearance, or extrajudicial killing. But in fact, human rights are much, much more. Human rights are the highest ideals, values, set of ideals, values, and principles. No, mas mataas pa po ito sa anumang batas sa buong mundo. And they are the requirements of a life of dignity. Ito po yung economic, social, and cultural rights, right to education, health, right to work, right to food, right to decent housing. Ang gobyerno po ang duty bearer at siyang tagapagsasatupad at yung respect, protection, and fulfillment. And we have been working with government for many decades. In fact, maski ngayon po, linilinaw namin na karamihan po ng nasa gobyerno ay aming mga kakampi at kaatibat, no? Dito sa struggle for human rights. Nagkataon lang po na karamihan po ay yung ngayong central policy ng gobyerno ng Duterte administration ngayon ay itong one that is the only one that is articulated fully and seriously implemented is this war on drugs. Hindi po kami sangayon doon sa pamamaraan. Sangayon kami na meron tayong panlipunan ng suliranin sa droga at syempre sa krimen. Pero iba ang solusyon na tinuput forward namin. Alam namin na maraming sa loob ng gobyerno ay tutol dito, hindi lang makapagsalita. Alam namin yan sa loob. We have close partners within the AFP, having had trained the armed forces of the Philippines on human rights and the Philippine National Police on human rights-based policing. Sayang nga yung decades of human rights conscientization, education, isinagawa namin together with the Commission on Human Rights dahil dito sa nangyayari. We threatened to throw this all the way out of the window. At syempre now overshadow yung ibang mga human rights concerns that really need to be responded to. Pero nais ko pong ipamahagi in detail sana yung mga nangyayari. But before I do, if I may have the opportunity to show a brief video on I Defend po. Yo.
ilapit. Ay, kaya ilapit. Or may sounds. Sa kami mo na yung pupay. Ilapit mo yung sa namisa. Diabot. Ilapit mo sa namisa. Sa kami mo yung sa kanya. Nice ko rin pong pasalamat kay Sir Adam Musa na for also being here representing our government and of course the rights of migrant workers. May Jessica? Kasi ganoon mas konting tanggal na yun. May Jessica? Ano po, Chi? Thank you.
pasensya na po kayo, hindi pa namin na-update yung video. This video was our introductory video when we were launched, publicly launched last August 12. Doon sa number po na 500 something, napakaliit pa po nung bilang noon. Ngayon po, mahigit 8,000 na. Itong 8,000 po na ito, kinokontest ng Philippine National Police itong figures na ito. But para sa amin, more or less, hindi pa nga sapat itong tala na ito dahil marami kaming na dokumento na hindi kasama doon sa tala na yan. We started out with 25 organizations, ngayon po 62 organizations na po kami. Ang iDefend po is currently the largest human rights coalition, pinakamalapad na coalition sa Pilipinas. At syempre, nabanggit na iba't ibang sectoral concerns po ang tinutugunan namin, but at the forefront is the bleeding wound, which is the most concerning, causing a human rights calamity, human rights crisis in the Philippines, itong war on drugs, no? Medyo mahirap po ding ipanawagan, no, na itigil itong kaparaanan, itong social cleansing approach, no, na hindi naman mubra. This never worked in other contexts, no? Sinabi na po ng Colombia, ng former president ng Colombia, sinabi na ng iba't ibang mga bansa na may karanasan, decades of experience, na hindi uubra itong hardline approach to the issue of drugs. At medyo mahirap because our president is operating on top of a very strong support base, no? Medyo hirap din ipaliwanag sa karaniwang mamamayan ang social costs and dangers nitong nangyayari sa ating bansa. Kasi we actually blame the various administrations from the time of EDSA, the liberal democratic regimes as Dr. Walden Bellio refers to them, for actually not addressing social justice. No? Ang EDSA revolution actually promised radical social reforms. It promised the equitable redistribution of our nation's wealth. It actually promised the democratization of essential services so that everybody in Philippine society can get out of poverty. Hindi po nangyari iyon hanggang sa panahon ni Pinoy. No? 50 pamilya pa rin po ang nagahari sa Pilipinas. 50 oligarch families still capture Philippine politics and economy. These 50 families, or the 1/10 of the 1%, have actually denied the most basic services to the vast majority of the Filipino people. So, ang problema po is that the Filipino people have become frustrated with the liberal democratic system. No, may tila kulang ito to actually really provide opportunities, no, for everyone. Pervasive pa rin ang corruption at all levels. At itong frustration na to, the last elections was actually a rejection, a repudiation of the liberal democratic regimes by the Filipino people. Second is, actually number 7 lang po ang issue of crime and drugs before the elections, no? Number 7 sa listahan ng top concerns. Pero medyo mahalaga po nakita po ni Presidente Duterte at mga kaalyado niya na isa itong malaking concern
the most affected by crime and drugs in Philippine society are also the most impoverished communities. Bakit po? Because the poorest of the poor do not have the means to gate themselves up in private subdivisions. They do not have the means to pay for private security. Kung ang isang nanay po ay lalapit sa pulis dahil nakaranas siya ng isang krimen, the police will do nothing. Malaki na po, matagal na po nating problema ang criminal justice system natin. And thus, marami po sa ating mga kababayan, unfortunately, subscribe to this alternative justice dispensation system that this president has to offer. Nakalulungkot po kasi hindi tayo masyadong aware to sa importance of the checks and balances and safeguards that our criminal justice system has to offer. Yung pagkakahiwalay-hiwalay po ng ating police, prosecution service, yung ating courts, and our correctional system. These counterbalance each other and these provide safety, ideally, to all Filipinos. Kung iisa lang pong haligi ng ating criminal justice system ang magpapasya kung sino ang may sala at sinong dapat parusahan, delikado na po iyon. Kaya, we must remember that itong issues of crime and drugs, ito po yung center stage campaign platform ng ating presidente. Kasama din po yung stamping out corruption. No? Hindi po siya nangako with respect to economic, social, and cultural rights. Ito lang po yung kanyang naging centerpiece. We must not forget that the issue of drugs and crime are only results of a much deeper social issue, which is widespread abject poverty. Malinaw po ito that the poorest countries in the world have the highest crime rates. The poorest countries in the world and correspondingly regions in the Philippines have the highest crime rates and drug dependency rates. This poverty-inducing system has created a huge market of beaten down, impoverished, exploited individuals predisposed to become exploited into a life of crime and drugs. Hindi po personal na excuse na gumawa ng masama kung ikaw ay mahirap. But from a sociological point of view, eroded po ang core values ng isang beaten down society. Isipin nyo na lang ang isang bata, a victim of the brutal circumstances he or she was born into. Madalas po nawawala sa landas ang mga ating mga children in conflict with the law. Not because Filipinos are less good than other races, but because of the brutal circumstances that many of our kababayans experience early in life. So ang solution po talaga is to address the root cause, which is to provide opportunities so that everybody will eventually enjoy a life of dignity. Yun sana po ang prioritize ng ating presidente, which all other regimes did not prioritize. So you should stop attacking the most vulnerable, the most exploited and beaten members of our society, which have been short-sold to begin with by many administrations in the past. Isa po is another medium-term solution is to fix our criminal justice system. Make sure it stops being inoperable, dysfunctional, and anti-poor. If he puts his political will to good use, pwede po yun. Third is we have a misplaced national drug policy. But I'll go into that later. Ang main challenge po sa atin is that the right to life in the Philippines has been arbitrarily derogated
the right to due process, the right to be presumed innocent. Sadly, President Duterte has created the conditions where justice is settled on the streets. He has openly incited violence, ordered the Philippine National Police to do whatever it takes, promised our police officers protection from litigation. He has actually encouraged non-state armed groups to participate in the killings, and we strongly suspect that certain sections from the armed left is engaged in the killings, and also vigilante groups ordered even ordinary citizens to take part. So malinaw po that officials of our government are responsible for the commission, omission because of the lack of affirmative action to investigate. Even setting up a task force, they did not do. Take any affirmative action to stop the vigilante killings and the overall arbitrary derogation of the right to life. Kaya kahit sino po ngayon, minsan dahil po sa dami ng pagpatay, 40 to 50 a day, ay kung merong kaaway ang isang tao at gusto niya ipahalo na dito sa mga talapak na patayan, ay posibleng mangyari at hindi na po maimbestigahan. So, ang conditioning our Philippine National Police to be quick on the trigger. Karamihan po, ang excuse po, palagi ay nanglaban. Ito po yung mga nakatsinelas, punit ang damit. Ayon sa aming tala at documentation work, most were just trying to escape. Most were never posed a risk to arresting officers. No? So medyo concerning po yung erosion and dismantling of civil and political rights guarantees. Ang isa pa pong very concerning is that he has defined a particular section of Philippine society worthy of elimination. Dehumanized drug dependence. Sown misinformation about drug dependency. I know, because I'm a former drug dependent, alam ko po na yung deliver na message at yung misperceptions na ipinamahagi sa taong bayan ay mali, na hindi na pwedeng ma-rehabilitate ang mga dependent sa methamphetamine hydrochloride, 6 months daw fried ng brain, and so forth. Second, really conditioning the people that human rights, no? Vilification of human rights ideals, values, and principles. Na ang human rights advocates at ang Commission on Human Rights ay tumutulong lamang sa mga kriminal. At sila ay sangka at sagabal sa ikauunlad ng ating bansa. Medyo meron din kasing makinarya ang Duterte administration. Mga patrols, 500 full-time employees sa Bonifacio Global City in 5 call centers, 3 8-hour shifts, doing nothing but propaganda work on social media, monitoring them. Creating a crisis. Yes, we have millions of drug dependents, but it does not come close to the figures that is being put forward. Basically, itong
Project Stockhang and Double Barrel, the creation of drug watch list. Kadalasan po nagiging death sentences ito. Yung mga nanay, dahil nga sa mga nangyayari, mga magulang, pinasusuko ang kanilang mga anak, mga kamag-anak, thinking na magiging safe na sila. Kadalasan po, nagiging targets. Marami po sa mga namamatay niya ay nandun na sa listahan. Alam po natin na kung wala pong maayos na health services for drug dependents, maski na ikamamatay nila, talagang itataya nila ang buhay nila just to get high. Kaya minsan yung promissory notes na pinagagawa ng ating mga barangay officials ay syempre hindi sapat. Checklist, ano ba ako? Drug peddler o addict? Medyo our 44,000 plus barangays were actually required to submit this drug watch list, no? At syempre ngayon, to establish what is yung masamasil or people's monitoring crime and drug monitoring system at the barangay level. Syempre yung double barrel, alam na natin, enforceable and forcibly entering people's homes, double po yung standard in its implementation. Meron pong modified tokhang, modified way of doing this in more secure communities, iba po sa mga urban poor communities. Ang kaparaanan. So ngayon po, medyo experts call it ito encounter killings or police vigilantism, no? Medyo mas ano po, mas parang nasa tamang timpla lang para ma-disown o disavow legally ng state institutions, especially the police and the president, yung vigilante killings. But just enough so that it can claim them as accomplishments. Kasi kung complete vigilantism po, posible pong makita na isa itong kahinaan ng Estado na hindi niya makontrol ang may armas na entities. Pero open secret po yan. Alam naman ng mga Pilipino yan na accomplishments ito ng Duterte administration. Pero legally, hindi mo sila ma-hold to account. Ito po yung deaths under investigation which account to 2/3 of the killings in the Philippines. No? Pero strong, very strong links po ang police operations and the vigilante killings. No? Meron na pong kaso na na-unmask tulad sa Mimaropa, isang police chief na na-unmask siya at posing as a vigilante. Bimedal pa ito ni Police Director General Bato de la Rosa. Malinaw po, straight from Camp Crame, yung policy, yung reward system policy. Encouraging, talagang may reward system po. Pera po ang inibigay per head. Tapos yung what predisposes our Philippine National Police from becoming even more violent is the forced quotas. Pinipilit po sila to actually produce results, accomplishments. May formula po yan per area of jurisdiction. Ngayon, kung hindi mo mapoproduce ang quota mo, tatapon ka sa Mindanao. So medyo may